sino po naniniwala dahil sa kabutihan mo, sa mga magulang mo, yung akala mo imposible, gagawing posible ng Diyos sa'yo. At sino po naniniwala dahil sa kabutihan mo, sa mga magulang mo, yung hindi mo kayang isipin na mapapasayo, ibibigay pala ng Diyos sa'yo. Pansinin niyo si Ruth, hindi lang siya pinakain ni Boaz, hinayaan pa siyang kumuha ng mga uhay at intentional pa na pinaiwanan ng maraming mga uhay doon. What's the point? Una, dahil sa kabutihan mo sa magulang mo, God will intentionally send His favor to you. Maniwala ka. Ito yung tipo na kahit sa tingin mo, hindi mo deserve, pero dahil naging mabuti kang anak, ibibigay ng Diyos sa iyo mahabang buhay, masaganang buhay, masayang buhay. At pag sinabing intentional na ibibigay ng Diyos, marireceive mo siya in a surprising way. Sa paraang hindi mo inaasahan, dadatnang ka ng himala ng Diyos. Sa panahong hindi mo inaasahan, dadatnang ka ng miracles ng Panginoon. Ikalawa, dahil sa magulang o sa kabutihan mo sa magulang mo, God will intentionally redeem your journey. Dahil sa kabutihan mo sa magulang mo, hindi ka lang padadala ng Diyos ng himala ng kasaganaan, maging ng himala ng bagong simula. Si Ruth, dahil sa kabutihan sa kanyang biyanan, binigyan ng bagong simula ng Diyos. Nagkaroon ng bagong pamilya, nagkaroon ng anak na dating wala siya. What does it mean? Tandaan niyo pong mabuti sa mga anak. Dahil sa kabutihan ipararanas mo sa mga magulang mo, lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos sa iyo. At dahil doon sa kabutihan mo sa magulang mo, lahat ng dating wala sa iyo, ibibigay ng Diyos. Hindi lang yung nawala sa iyo, kundi yung wala pa sa iyo ngayon, ibibigay din ng Diyos, at dahil yon sa naging mabuti ka sa iyong magulang. And another thing, your compassion to your parent will send you to an extraordinary path in life. Sino po naniniwala, yung kabutihan mo sa iyong magulang, kayang suklian ng Diyos ng higit pa sa ginawa mo sa magulang mo? Naniniwala po kayo doon? What does it mean? Laging may pasobra ang Diyos sa lahat ng mabuti mong gagawin para sa magulang mo. Maniwala ka. Hindi lang kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, kung hindi laging may pasobra ang Diyos sa gagawin mong mabuti sa magulang mo. Nagbigay ka ng panahon sa mga magulang mo, bibigyan ka ng Diyos ng mas maraming panahon dito sa buhay. Nagbigay ka ng pagpapala sa magulang mo, susuklian ka ng Diyos ng mas maraming pagpapala na ibinigay mo sa magulang mo. Nagbigay ka ng pagsuporta sa iyong mga magulang, susuklian ka ng mas maraming suporta ng Diyos dito sa buhay na ito. Sabi nga doon sa Isaiah 61 verse 7, "Instead of your shame, you will receive a double portion, and instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance, and so you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours." Ikalawa, laging perfect timing ang sukli ng Diyos sa gagawin mong mabuti sa mga magulang mo. Lahat ng balik ng Diyos sa iyo dahil inaruga mo, inonor mo, sinuportahan mo magulang mo, mararanasan mo siya sa panahon ng iyong kalakasang espiritual, sa panahon ng iyong kalakasang emotional, sa panahon ng iyong kalakasang physical. Ibig sabihin, hindi lilipas ang panahon mo dito sa buhay na hindi mo malalasap ang bunga ng pagiging mabuting anak dito sa buhay na ito. Walang masasayang sa gagawin mo na kabutihan sa mga magulang mo. Walang masasayang sa pagmamahal na ipararanas mo sa magulang mo. Walang masasayang sa pagsuporta na ibibigay mo sa mga magulang mo. Now, ang tanong, paano mo ba mamaipaparamdam
ang totoong compassion sa iyong mga magulang. Sino po rito? Gusto niya yung totoong compassion ang maiparamdam niya sa kanyang magulang. Alam niyo po, unang-una, compassion for parent is active, not just post on social media. 1 John chapter 3 verse 7, ang sabi ni John, kaya nga mga anak, huwag kayong umibig lang sa pamamagitan ng labi. Yun yung sabi ni John. Anong ibig sabihin nito? Totoo po ba ang totoong compassion sa magulang ipinadarama, hindi pinopost sa social media? Totoo po ba yan? Kasi nga, ito ang totoo eh. Paano mo sasabihin na compassionate ka sa iyong magulang, sa iyong nanay na nagkakandakuba sa gawaing bahay samantalang ikaw nakahiga ka at nagse-cellphone, nagpo-post ka pa, I love my mom. Totoo ba? Maraming anak, ganon? Grabe yung mga anak na nagkakandakuba yung kanilang magulang sa paglilinis sa bahay, paglilinis ng maraming bagay sa kanilang tahanan. Yung anak, nagse-cellphone at post ng post. Blessed for having my mom. Ang tanong, ikaw ba pagpapala ka sa magulang mo? Alam niyo po, sa mga anak, tandaan niyo, kaipokrituhan lang yon. Yung hirap na hirap yung magulang mo, ni hindi mo matulungan sa gawaing bahay, ubus na ubus yung panahon mo sa pagse-cellphone, sa pagpo-post, lalo na ng panahon ng Mother's Day, ang daming nag-post para sa nanay. Pero yung nanay, habang nagpo-post sila, hirap na hirap sa mga gawaing bahay. That is hypocrisy. At paano mo sasabihin na compassionate kang anak kung ang magulang mo, napalaki ka na, napatapos ka na, may trabaho ka na, tapos sa kanila ka pa rin umaasa. At ang matindi pa nito, magpo-post ka pa. Parent are not obligation by their children. Napansin nyo? Lalo na yung generation ngayon, ang laking issue sa kanila yung pagtulong sa magulang. Ang kakapal ng muka. Pansin ninyo? Post ng post na hindi obligasyon ng anak ang magulang. Pero yung magulang ang nagpatapos, ang magulang ang nagpalaki, at hanggang ngayon, ang magulang pa rin ang kumakalinga, tapos ang lakas pa ng loob na mag-post na hindi obligasyon ng anak ang magulang. Again, ang kakapal ng muka. Yung katabi mo, sukatin mo ha, gano'ng kakapal. Anong ibig sabihin nito? Sa lahat po ng anak, pakinggan mabuti. Una, ang totoong compassion sa magulang may dating sa'yo. Yung tipong may isasang tabi ka para sa magulang mo. Yung tipong may kalilimutan ka sa sarili mo para sa magulang mo. At yung tipong may masasaktan ka, mapapagod ka para sa magulang mo.